Kapag maayos, malinis at may sapat na pasilidad gaya ng CCTV, ang mga footbridge, mas maeengganyo raw ang mga pedestrian na gamitin ang mga ito. Malulutas din daw ang ilang problema gaya ng jaywalking at mga aksidente sa kalsada. Ang kaso, maraming footbridge na ang napabayaan, kaya may naisip na solusyon ang MMDA o ang Metropolitan Manila Development Authority. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Yes, Jessica, mula sa footbridge na ito dito sa May Commonwealth Avenue sa Quezon City at sa pamamagitan ng CCTV camera na ito, no, hindi lamang sa GMA News TV tayo mapapanood ng live, kundi makikita rin daw tayo sa Metro Base ng MMDA sa May Makati. Ito raw mga security features na ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit pilit na o patuloy na hinihikayat ng MMDA ang private partnership para mapalagaan at ma-maintain ang mga footbridge. Kung ganitong wala ng paligoy-ligoy pa ang babala na may casualty na sa kalsadang ito dahil sa jaywalking, bakit nga naman daw magdadalawang isip ang gumamit ng footbridge? Pero maliban sa ligtas mula sa tinaguriang Killer Highway, ang elevated pedestrian lane na ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City may dagdag na panghatak sa mga pedestrian. Special to, saka mas maganda. Sa iba kasi, ang napansin ko, walang bubong. Mas maganda siya sa ibang footbridge kasi may CCTV. Kumpara sa iba pang footbridge sa Commonwealth, nalalatagan lang ang sahig, misto lang tiyanggian na. Ang tulay na ito na pangalawa sa northbound lane kapag galing sa elliptical road, 100% para lamang sa mga pedestrian. Pinalamutian ang railings, pinasadahan ang pintura at maliban sa CCTV camera, magkabilang dulo rin ang poste ng mga security guard 24 oras. Safe ako maglakad kahit medyo madilim. Sana lahat ng footbridge ganito yung plan ng government. May mga ano nga dun, mga sira-sira na eh, hindi pa naayos. Pero ito parang ginastosan talaga. Isa ang naturang footbridge sa dalawang adopted o ini-sponsoran at minemaintain ng ilang private companies bilang bahagi ng Adopt a Footbridge Program ng Metro Manila Development Authority o MMDA taong 2014, unang inilunsad ang programa. Kada araw, halos 3 milyong pedestrians ang gumagamit sa 87 footbridges ng MMDA sa buong Metro Manila. Kumisan sa isang footbridge, no? Yung iba nagre-reklamo dahil mataas. Kulang ang budget namin eh, kung talagang gugustuhin mo. Yung iba pa nga gusto may escalator. Yung iba gusto may, para sa mga persons with disabilities naman, gusto nila may parang ramp. Ngayon, muling nangihikayat ang MMDA para sa government-private partnership para sa pagmamanage sa mga footbridge. Depende sa mga pagkasunduan kung ilang taon aampunin ng isang sponsor ang tulay. Ayon sa MMDA, dadaan sa screening ang pag-a-adapt at kailangang aprubado ng ahensya ang planong rehabilitasyon o maintenance. May mga requirements kami na hindi nyo dapat babaguhin masyado ang disenyo na ginawa ng MMDA. Pangalawa, any alterations kailangan sabihin muna sa MMDA. Hindi ito exclusive. Sa pangkalahatan, publiko raw ang numero unong makikinabang. Pero ano naman nga kaya ang makukuha ng mga pribadong kumpanya kung mag-a-adapt ng elevated pedestrian walkway? For example, if they put an ad, may certain width, length, na pwede lang nilang gawin. At kung hindi namin magugustuhan, lalo na yung inaalis yung signages, no, for traffic, hindi pwede yun. Jessica, 2 out of 87 ng mga footbridge, aminado raw ang MMDA na medyo may kabagalan yung pag-pick up itong programa na ito. Pero matapos na yung relaunch noong nakaraang linggo, ay nakatanggap naman daw ang programa ng positibo na feedback. Jessica. So, pakiulit, Cedric, sa bilang ng footbridges sa Metro Manila, ilan lang yung inampon ng private companies? Yeah, so far Jessica, ito pa lang isa. Sa may Commonwealth Avenue at meron pang isa sa may C5, ano, doon sa may area ng Eastwood. So out of 87,
na mga footbridge ay dalawa pa lamang yung inaampon, so to speak. Ano? Ang sinasabi ng MMDA ay marami na raw na nag-a-apply after nung relaunch nung nakaraang linggo, ay marami raw nag-apply para kumbaga nagsumite o nag-express ang kanilang intention na mag-ampon pa nung iba pang mga footbridge, Jessica. Kasi maganda rin yan to direct traffic, ika nga, dun sa mga business establishments na malapit dyan sa mga footbridges na yan, no? Yung mga establishment rin na yan ang makikinabang kung sakaling maayos yung mga footbridges na yan. Oh, tama, Jessica. Ito particularly itong footbridge na tinatapakan natin ngayon, 20,000 daw na pedestrians ang gumagamit ito araw-araw. So malaking bagay daw talaga at syempre mapopromote din yung safety dahil alam naman natin dati nagkaroon ng magandang reputasyon itong Commonwealth Avenue, Jessica. Well, good luck. Sana i-adapt pa ng mas maraming kumpanya yung mga footbridges natin. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, sa iyong paandar.